Hi guys! Good morning! So, it's November 9 and naisip ko lang bigla na i-vlog yung aking ordinary day. Actually, it's not so ordinary day today kasi birthday ng husband ko. Happy birthday, Han, sa aking pinakamamahal na asawa. Hindi manunood dyan eh, charot. So, anyway, actually, kanina pa ako gising. Usually, gumigising ako pag weekdays ng 8 a.m. na. Kinakaya ko na ng 8 a.m. Dati 6:30, 7. Although nagising ako ng, yung gising ka ng 7:30 pero ayaw mo pang bumaba. So medyo na gagamay ko na ngayon ng sistema. Si Sedi sumasabay sa akin yan. Kasi po, pumapasok na si Rafa. Very good ito. Wow, on cue. Pumapasok na si Rafa. Ang pasok niya ay 9:30 a.m. which is kayang-kaya kahit 5-minute drive lang sa papuntang school. Dahil kapit village lang namin yung school niya. Pero siguro mga 10 minutes, ganun. Kailangan may mag-aalat kami ng 10 minutes. So, minsan 9:40 kami dumarating. Minsan maaga, ganun, iba-iba. So, nakapag-coffee and bread na kami ng husband ko. Madalas ako nauuna, tas after mga ilang minutes, bababaan na rin siya. Tapos mag-coffee, ganyan. Tapos si Sedi, magagaganyan. So, tas i-ready ko yung baon niya. Ang baon ni Rafa ay hindi rice. So, ang uwian niya ay 12 kasi ang break time nila ay 10:30 to 11. Dala-dalawang subjects lang naman. Kinder pa lang naman po siya. So, ayan. So, pagka kunwari, tapos na kami mag-coffee, akit yung husband ko, gigisingin si Rafa. Siya naka-assign doon. Tapos, pag ganyan, usually pag-aakit na sila, i-ready ko na yung baon ni Rafa. Ang baon ni Rafa today ay donut and ayan, mga ganyan-ganyan lang. Minsan, nagko-quail eggs kami or chicken nuggets, ganyan. Mga ganun-ganun. Hot dogs, waffle, ganyan usually yung pinaprepare ko. So, may nakaprepare siya dito na damit, Mary Grace. Kasi, favorite cake namin, Mary Grace. Kasi, aalis kami, parang susundin na namin siya. Pag sundo namin sa kanya, diretso alis kami, magla-lunch out kami. Kasi birthday nga ng husband ko. Nito lang, this week lang actually or late last week lang na ganun yung schedule namin na pwedeng babalikan namin siya sa school. Uwi ako mga 11 ganyan or before 11, magluluto ako ng lunch tapos hindi na ako sasama pag sundo. Minsan sumasama ako pag sundo. Pero since nag-start yung class as in siguro mga 2 months na, ano talaga, stay in kami doon. Simula una hanggang matapos nandun kami kasi hindi pa nga sanay. Iwan syempre, pero nung tumatagal na parang okay naman, mayroon naman baong extra damit lahat. Pero syempre, yung husband ko bumabalik din agad kasi yun, kasi parang nung umpisa talagang nagpapa-deliver lang kami lagi ng food, although yung iba naman parang lutong bahay ganyan, yung iba fast food, yung iba restaurant, but iba pa rin kasi yung feeling ko ako nagpe-prepare ng food, 'di ba? So, ayun ako na nagpe-prepare ng food ngayon. Minsan naman, bibili, ganyan. Tapos, syempre, meron din akong ibang ginagawa. Gagawa ko ng accessories, ganyan, ganyan. So, ngayon, itong mga nakaraang araw, ganun yung schedule namin. Nakaka-uwi na ako ng, para mag-prepare ng lunch. Tapos, lalabas kami mamaya. Pakita ko sa inyo, lalabas kami mamaya. And then, after is, gagawin ko yung mga accessories. Ayan po, mamaya papakita ko sa inyo. Actually, magpapak muna ako ng plants pagbalik ko. Medyo mas maaga akong babalik ngayon. So, yan, isasama ko kayo hanggat kaya ko. Ngayon ko pa lang itong gagawin na. Yung ganito. Wala lang, naisip ko lang bigla para maiba naman. Kasi yung iba, lagi nagsasabi sa akin na mag-vlog ako ng routine ko for everyday, ganyan. Medyo hindi lang ako mag-anon, pero try natin today kung effective, kung kayanin. Yung mga kaya ko lang. So, ayan, mag-aayos ako. And maliligo. Pero today, kaya rin babalik kami kasi magbibihis kami. Tapos yun nga, may baon na lang si Rafa na damit. So, maliligo lang ako. Tapos, ayun, pagkatapos ko maligo, si Rafa naman tsaka si Daddy ang maliligo. Tapos yun, naayos ko na rin yung gamit niya. Kakatapos lang ng exam nila. So, wala masyadong, alam ko. So, ito yung bag niya. Gabi pa lang, ayan ang naka-stroller na kinder pa lang. Gabi pa lang, inaayos ko na yung gamit niya. Same ng nung ano ko, nung, ang tawag doon, nung nag-aaral ako. Hanggang ngayon, ganun ako. Pag may lakad bukas, kinabukasan, nag-aaral din ako, ganun. Since elementary ako, inaayos ko na yung gamit ko pag the night before, para kinabukasan, sarili ko lang intindihin ko, pati damit and everything. And guys, atin na namin si Rafa sa school. Dito kami sa likod.
Sobrang lapit lang. Mga kaya nga kung napakabilis mo mag-drive mga 3 minutes, nandun ka na. Pero dahil mabagal kami, mga 5 ganun or more than. Sobrang lapit. Yeah. So sa malapit lang namin siya pinapasok para naman hindi mabangag sa biyahe. Tsaka syempre minsan pahirapan magising. Di ba, baby? Oh, hi! Say happy birthday, daddy! Birthday ni daddy, oh! Ayan, we're here! Ayan ang school ni Rafa. Ayan, park lang tayo. Ayan. Si Sadie, pag dumadating kami, sumasalubong. Bebe ko, kala mo naman tagal natin hindi nakita. Labing-labing muna kay Master Cedric. Ang tanda na pala ni Sadie pag sa tao. 60 plus na pala siya. Kami isang lolo, tawag ko dito. Naku, love na love yun. Pero baby pa rin niya. Ayan, naayosin natin ang ating mga plants. Ito yung mga ipapak ko. Ayan. Tapos ito. Tapos ibubuk ko na sa ano. Sa loob ako nagpapak. Ayan ang ating mga plants. Bali kasi, ito yung mga nasold nung nag-live kami nung Sabado. Hindi kasi lahat nagpapaship agad. Yung iba iniipon, yung iba hindi available. So, usually, may katulong dapat ako na nagpapak. Kumbaga, may kasama ako magpapak. Pero, hindi na kasi stay in si Beth. So, minsan, actually, madalas, minsan araw-araw, nagpapak ako pag pa-uwi na. Ayan. Ayan, yung iba dito na nag-uusbong na yung iba dito sa bahay. Tapos papalala mo. Tapos may Linggo, mag-aayos, mabalik sa school before 12. This and this. Yung mga ganito pang motor lang to kasi madali na naman itong ipack. Sa loob tayo magpapack. Pack na pack. Ayan, hindi ako nagpapack. So, may stock pa ako na Manila paper. Hindi na talaga sa sahig. Masarap sa sahig. Ayan. So, nag-i-invest talaga ako sa Manila paper. Kaya wala lang mabigay ng jarring dito malapit. Ayan ang ganda nito, spiralis. So, ganyan. Pakilapit naman. Ayan. Pag imumotor, sinisiksikan ko dito sa bandang soil para hindi matapon. Ayan. Pag ako ganyan ako mag-pack. Tapos, babalutan, gano'n. Pero pag ika-car, minsan ginaganon din namin kasi kawawa naman minsan yung mga lalamong car pag matatapon. Tsaka isa pa, hindi rin abala sa mga, kunwari, and syempre pag ika-car, usually malaki yung plants or marami. So, ipa-plastic din namin minsan. Yung minsan naman depende pag hindi na. Pero usually, nagpa-plastic kami ng iba para hindi naman pabalik-balik sa sasakyan, di ba? Gano'n. Hindi lang po plants ang binibili ng mga buyer. May gastos din po yan sa tape, packaging, plastic. Ayan, binibili po ang plastic. Hindi po siya hinihingi. Diba? Wish ko lang. Ayan. Ganun. Diba? Tape. O tapos, Manila paper. Parang ang bili ato namin sa isang per ganito na Manila paper ay... Ay, hindi. May kulong. Basta parang dalawa, isang ganyan. May belt yan na ganyan. Parang 10 pesos, minsan 12 pesos. Yun. So talaga pong magastos din ang packaging. Kasi pag di naman natin maayos, wala, di ba? Baka masira, mas malaking gastos kasi mag-repanic ka or what, di ba? I mean, hindi lang plants ang puhunan, kumbaga. Yung packaging, everything, di ba? Kasama talaga yun sa puhunan din, ganun. So ayoko naman. Dati nga may card pa ako na parang pa-thank you card. Nakakalimutan ko na mag-include. Pero sa mga unang nakabili, mga first few months, alam ko, mga last year, yan, lagi mayroon akong pa-card lagi. And then, ayan, pots. Hindi naman lahat to dumadating sa akin ng naka-pot. Usually, nire-repot pa namin. Soil, ipa, kung minsan may pa-pebbles pa. So, yun po yung mga kinoconsider dyan. Minsan nga, actually, sariling gamit ko na inaano ko. But, para syempre kasi nag-reflect sa akin yon as a seller kung pangit yung
packaging or what, di ba? Or yung pot, minsan binibig ko ng mababa kung hindi nakarepot. So, ganun po yun. Kasi yung iba, akala nila, minsan may magko-comment sa live, akala na sabihin, ang mura-mura lang niyan dito. Ganun. Kasi po, syempre, siguro, supplier yun or what. Syempre, as a reseller, reseller naman ako, hindi naman ako nagpatubo nito lahat. But, I mean, inalaga ang kotchinet ko naman before i-let go, di ba? Before i-release. Syempre, talagang, kasama po yun. Sa mga nagbi-business, alam po yan yung mga ganyang costing. Hindi pwedeng, hindi mo siya isasama sa costing. Actually, madalas nga hindi na rin eh. Kasi ako na lang, basta ma-let go na lang eh. So, ayan. Malapit na ako matapos. Tapos ibubo ko na to sa Lalamove and then mag-aayos. Yun nga, babalik sa school. Tapos, mamaya naman pag-uwi, ayusin ko naman yung mga accessories. Ito yung mga accessories ko, ayan, for shipping. So, yung accessories ko naman po, ayan talaga ang business ko. Ano pa, ever since the world began, as in, since high school, nagtitinda ako ng accessories, tapos college, actually, hindi naman ako nagtapos ng college, nag-business na ako agad, ayan, nagbabazar kami before, Rockwell, mga office buildings, ganyan, saan pa ba, usually, pag Christmas din, yan kung saan sana namin na, bazarista ako dati. Tapos, nausong online, Multiply, Facebook. Kaya lang ako nag-Facebook dahil para sa ano. Then, Instagram. Noong nag-pandemic lang, doon lang talaga, syempre, dahil walang mga rumarapang tao, walang pumapasyal. Pero, hindi naman siya na zero totally. So, tapos yun, kaya ako nag-plan, syempre, kasama to sa naging hobby ko rin, ganyan. So, ngayon, medyo bumabalik na ulit yung accessories. Kaya, nakakatuwa kasi yung ibang mga bumibili sa akin ng plants pag parang kumpleto na yung mga ano nila, mga what you call this, yung mga Roma's Choice nila na plants, accessories naman ang in-order, nakakatuwa. Ayan, kay Ninang Vivian Loo nag-order yan. Marami rin akong viewers na iba. Si Miss Susan Fuelas, ayan, nag-order, ilang beses rin siya nag-order sa akin ng accessories. Hi kay Solen, hi Solen, ayan. So, ang dami mga viewers nakakatuwa kasi yung iba hindi kayang, kumbaga, hindi pwede magpa-ship sa kanila ng accessories, ay ng plants, so accessories ang in-order, nakakatawa. So, ayan po ang mga galap ko sa life. So, yun ang mga pinagkakabisihan ko. Kaya minsan, hindi ko na nakakaya mag-vlog everyday. Unlike before, kasi nga, syempre, dati, kumbaga ngayon, masyadong puno ang aking plato, diba, sa mga ginagawa. Maraming ginagawa sa buhay. Yun. Saka shipping pala. Yun, syempre, pinapaship ko yan. Tapos, magbabayad ako ng L3 van. At least, kami nagpipick up para i-pick up naman sa mga bus station. Ganon. So, ayun, ganyan po siya. Bihira naman kami masiraan ng halaman. Minsan talaga siguro sobrang, sabi mga wala pang limang beses. Si ever since, konting siguro may nakapo na lupa, ganyan sa pag-handle ng driver, ganyan kasi minsan may mga driver kahit ano sabihin mo, nasa madasakit na kasi yun. So, yun, minsan kahit ano sabihin mo, paalala, please po, ganito, ganyan. Pa nagpapa-deliver kami, naku. Para kami may ano, parang jowa namin, hinahatid namin yung mga halaman. Kasi talagang paalala to, na paalala sa driver. Pati kung paano hahawakan, sa nahawakan, ganyan. Ano siya si Bunny is? Check ko pa yan. Ito, may paiipit. Ganyan. May nabuhay na nagpapak. Pero pag magka-live, si Becky nagpapak. May taga-pack ako. Yan. Usually, nagpapadala rin kami sa Victory kaya yung iba. Pero kasi pagka mga malalayo na masyado, basta abot lang po ng bus shipping. Kasi minsan di na pwede. Ayoko kasi magpadala sa mga NBC. Mahirap kasi. Kasi nung bumibili rin ako, di ba? Naman ang kakain bumibili. Kaya nga yung treatment ko sa mga buyer at yung service namin ay kung ano yung gusto kong treatment as a buyer din. Yun, diba? So, masyadong personal lang ang nakikipagsalamuha sa mga buyer. Happy birthday, Daddy! Meron ka sa December 1 ka pa eh. Chocolate yun. Chocolate!
Gusto niya kasi watermelon. Pati siya may ano, watermelon. Gusto niya kasi pati siya may birthday. Meron naman talaga, kaso tatanda naman siya kung may chocolate. Yes, chocolate. Oo. Ngayon si Daddy, today si Daddy may birthday, okay? Ito kami ngayon sa mesa. Ayala Mall Feliz. Daddy! Favorite restaurant namin to. Pero usually sa Mega Mall kami dati. Parang since 2014 yata. Oh my God! Sira ba? Wala pa yung food namin. Mag-1 p.m. na. Medyo nag-a-acid na ako. Medyo pa. Medyo tumatama na ang aking sakit. Kasi hindi ako pwede malipasa ng gutom. Anyway. Ang ganda dito. First time namin dito sa Ayala Mall. Usually nga, Mega Mall or sa Ali Mall kami. Mga usually. At saka Eastwood pala. Sarap dito yung ano nila, kare-kare. Ay, mamaya pakita ko na lang kung ano yung order na. Yan guys, mapakita ko lang sa inyo yung mga pailaw nila dito. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng ano dito, ambience. Yan. Ito, may mga fluted churba rin sila. Pero kasi dahil Filipino restaurant to, mas manative ang dati. Ang ganda oh. Sabi nila pang ganda daw dito. First time kasi namin dito nag-dine. Yan guys, ang order namin, favorite namin to, si baby squid and olive oil. Super sarap niya. Tapos kare-kare. Okay din kare-kare nila dito. Ito yung kay Rafa Bangus. Hi, Steve! Let's eat! So, yun guys, ang kalahating araw ng aming buhay hanggang after lunch, halos araw-araw, ganon. Mababago lang yan bukas. Pero kasi bukas mag-ayos ng plans. Yun, ganon lang. Pag weekend, usually na yung ibang schedule, but yung morning, same-same lang. Kaya nga dati, Tuesday or Wednesday kami nagla-live, ngayon ginawa na namin Friday para at least kinabukasan walang pasok. But usually talaga morning ganon. Nito at least buti si Rafa pwede nang kahit paano iwanan ng ilang oras ganon, although 2.5 hours lang naman yung pasok niya kasama na din yung break time. At least tas malapit lang din yung school, 'di ba? Hindi talaga namin siya pinag-school muna sa malayo since kinder pa lang at first time mag-school, 'di ba, Bem? Kaya si Sedi masaya-masaya kasi hindi kami gano'n nakatagal nawawala. Kasi dati talaga as in, hindi namin iniiwanan sa school si Rafa. So, yun lang. Ayun, si Rafa wala. Nandun sa lola niya. Nasa mami ko. Kasi nakatira lang yung mami ko malapit dito. So, usually after school, nagpapahatid na siya doon. Diba, be? Diba? Gigil. Ang next birthday naman ay si Rafa sa December 1. Kaya binilan din namin siya ng cake kasi excited na siya na mag-birthday, tapos ako naman December 3, mami ko December 11, anniversary namin December, ang daming something pag December, kaya slap soil po kami pag December, sa dami ng gastos, but anyway ayun, thank you so much at sana medyo, at least na karoon kayo ng glimpse ng aking mabilisang pagpapakita ng ginagawa ko pag morning. So, sa mga nagme-message sa akin, pag morning, di ako nakaka-reply. Pasensya na, di ba? Kasi ayan po mga ginagawa ko sa buhay, di ba? So, guys, thank you so much and bye-bye!